you want to know? Hello sa lahat! Ito po ang inyong lingkod, si Melody Pagyo ng Melody's Kitchen. Today, magluluto tayo ng homemade tinapa dito sa Hong Kong. At ito ang ating gagamiting isda. Ito ay galunggong. Murang-mura lang to. Ito ay $10 lang. So, ayan, bago tayo magluto ng tinapa, make sure lang na ang ating isdang gagamitin ay sariwa at hindi basag ang tiyan. O buo pa siya. Gaya nito. Ayan, matigas. Dapat matigas ang ating isda. Buo pati ang tiyan. Dapat ganyan. Sariwa siya para masarap ang ating gagawing tinapa. Ayan. So, ang una nating gagawin ay ibababad muna natin sa asin itong ating isda. Tapos, lalagyan natin siya ng 2 kutsarang asin. Ibababad natin siya sa asin. And then, lalagyan natin siya ng tubig. Ayan. Parang tubig. Alat pa rin yung tubig niya. Ayan. So, ayan. Ito na yung ating 1 kilong galunggong. Ibabrine muna natin siya ng hanggang 4 oras. Ilalagay muna natin siya sa ref. At mamaya, saka natin siya gagawing tinapa. After 4 hours. And after 4 hours, ito na yung ating ibinabad sa asin na galunggong. Brinine natin siya. Ngayon, itatransfer natin siya dito at atin siyang i-steam. Isalansan lang natin dito. Ito na yung ating galunggong. Isteam natin siya ng hanggang 15 minutes sa mahinang apoy. Ayan, salang na natin at steam for 15 minutes. After 15 minutes, ito na yung ating steam na galunggong na gagawin natin tinapa. O, ayan. Diba? Kasi, pag nilakasan natin ang apoy habang ating ini-steam, masisira siya, magbibiyak-biyak kagaya niyan o may biyak yung iba. Kaya kailangan mahina lang ang ating apoy. Palalamigin lang natin ng konti yan and then itatransfer natin doon sa isang kaldero kung saan natin siya gagawing tinapa. Papausukan natin siya sa kaldero. Sa ating gagamitin pampausok ng ating tinapa, gagamit tayo doon ng isang kaldero o kaserola ba to, pero makapal siya. Dapat selyado ang takip. Yan, ganyan. And then, gagamit tayo dito ng foil. Ilagay lang natin siya dyan. Tapos, meron tayo ditong 2 tablespoon ng brown sugar. Ilagay din natin siya dyan. And lalagyan natin siya ng konting tea leaves. O kahit yung instant tea, okay na yon. Ilagay natin siya dyan. And ipatong natin itong steaming rack dito. At lalagyan natin siya ng bamboo stick o chopstick. Yan. At dito natin ipapatong yung ating tinapa. I-arrange na natin itong ating tinapa. Yan sa loob. Ayan. Ayusin lang natin paglagay para hindi masira. Ganyan lang siya. Arrange natin siya dyan. Ayan. Ipatong ko lang dyan para hindi siya magdikit. Ayan. Pang-improvise lang tayo dito dahil wala tayong gamit na maganda. Ayan. So, ayan. Maglagay ulit tayo ng isang pang layer ng ating galunggong. Diyan. And another isa pa. Last na. Siguro kaya pa ng ating kawali, ng ating kaldero. Yan, ganyan lang. Patungan ulit natin siya ng itong ating chopsticks. Ayan. Para sa ating huling layer.
dito naman. So, ito na ang ating finished product ng pagkakalayer ng ating pauusukang tinapa. So, i-cover lang natin siya dyan. Kailangang sealed ang kanyang takip para hindi sumingaw. So, ayan. Isalang na natin siya. Napauusukan natin ng hanggang kalahating oras, 30 minutes sa mahinang apoy. Check natin mamaya after 30 minutes. After 30 minutes, i-check na natin ang finished product ng ating tinapa sa kaldero. Buksan na natin. Charam! O, diba? Tinapa na siya. Ayan ang ating tinapa sa kaldero. See? Ang ganda ng kulay niya. O, diba? Look. Amoy tinapa. Ito talaga yung amoy ng tinapa. Diba? Yung $10 ko, ang dami na. Perfect ang kulay ng aking tinapa. Ito ang tinapang natural, asin lang at asukal. May tinapa ka na. Ah, ito na ang ating finished product ng ating tinapa sa kaldero. So, diba? O, simpleng-simple. Ganyan lang kadali ang paggawa ng tinapa. Unlike pag bumili kayo sa tindahan o sa palengke, ilang piraso lang yan, magkano na. So, ngayon, wantusawa kayo sa pagkain ng tinapa. At kayo pa mismo ang nagluto, alam nyo kung gaano kalinis o kung gaano nyo, ano yung ginilagay ninyo. Kasi mostly sa tinapa, I think nilalagyan nila ng betchin. Pero itong ginawa ko, natural lang siya. Asin lang at asukal, eto na. May instant tinapa na ako, diba? So thank you very much for watching. I'll see you in my next one. Till next time, bye-bye! Sana magustuhan nyo ang aking instant tinapa sa kaldero. Itong itsura ng ating pinaglutuan, syempre sunog. Sunog ang ating sugar. So, ayan siya. Oh, ganyan lang siya. Oh. Oh, diba? Ito lang yung nasunog. Kinamitan natin ng foil. Pero yan, so medyo madali lang din linisan kasi hindi naman nasunog ang ating kawali. Kaya pag tayo ay gagawa ng tinapa sa kaldero, kailangan makapal yung ating ginamit na kawali para hindi siya masunog. At baka makasunog pa tayo ng bahay. Ayan, kung wala naman kayong kawali, pwede nyong pausukan sa labas.